whom ye see and know, yea, the faith which is by him, hath given him this perfect soundness in the presence of you all. And now, brethren, I would that through ignorance ye believe, as be also your rulers. But those things which God before had showed by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he had so fulfilled. Ready? Sige po, ready. Sabay kami tayo. Ready, go. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Let's pray. Panginoon, salamat. Sweet tackle again. Book of Acts, chapter 3, we pray na kayo pong papala sa unawa at tulungan nyo, unawain to, medical specialist mag-deliver, accurate and makatotohanan and free from kung ng mistake, Lord, the possible, na mag-creep in, we pray na kayo pong lunati sa aming ginagawa. Bless also, Lord, we pray for mga prayer request, Panginoon, ang safety from persecution, from sickness, victory, Lord, ang every church services, Lord, yung mga nakakadalo, Lord, yung sila mag-atumili, Lord, at kami po ay kapalain ni Lord lagi sa salita ng Lago, mga member, mga kaibigan namin na ma-attend. Ganun din po, Lord, sa pang-araw-araw, ang trabaho, gabay niyo po, Lord, especially tonight, malaman namin exactly yung sinasabi dito sa chapter nito. Paano, dinepend sa Panginoon na yung lingkod, si Peter, and ang mga kasama, ang gospel, hindi lang yun, mga bagay po, Lord, na patungkol sa inyo. So we pray, study this, Lord, may tindihan namin, then gagawin natin sa aming future ministry, mga batang ito, Lord, natutuloy sa inyo. At ano natin, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Okay, last week, dito, alam ko, dito tayo natapos eh. So, maganda yung ano, last week, no? Ito na nga yung saan ginamot isang from birth, lame na. Okay? So, miraculously, siya po ay nakalakad. Itong nakikita dito, nagpalakad sa kanya si Peter and John. Pero actually, sabi dyan, ang Diyos ang gumana. So, ito nga yung continuation natin. Ano pa yung additional mga sinabi ni Peter? Okay? Kasi sabi dito sa huli natin ay ang daming namangha. At sabi dito, nagtakbuhan pa nga sa kanila. Okay, so follow up doon. Ano mangyayari? Parang exciting yun. May naganap na miracle. Again, ang miracle ay yan ay inaalaw ng Diyos. Hindi lagi. Pag may particular na bagay na gusto siya ma-accomplish. Okay? So, yung New Testament Church ay punong-puno ng ganyang miracles. So dito ay yan nga. So anong sasabihin ni Peter sa mga taong to na namamangha sa nangyari? So, unang lesson, ang likod ng Diyos ay nag-perform ng mga ganito. Again, hindi na yung healing ngayon, hindi na yan. Okay, hindi na sa ganitong fashion. Okay na eh, na-establish na yan eh. So, ano yung mga, bakit ang mga tao ay lalapit sa likod ng Diyos? Ano yung ngayon sa panahon natin? Dahilan, sila ay dapat or possible or talaga nangyayari na malapit sila. Ha? May problema. Tama naman yun, no? Minsan, katulong sa kanila. Whether bisang ibang bagay, especially spiritually. So, I believe ganito yung nangyayari dito. Pero yun nga, halo kasi dito, yung mga Hudyo, sa sign yan, wonders. So, tayo, ang better is, gusto yung crib. Okay? Yan. So, yung gusto lang sabihin dito, opportunity para sa atin to na pag andyan na rin lang sila, ano gagawin sa mga tao? Oy, more tricks! More magic ba yan? Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. So, ginagamit ng Diyos yung minsan-minsan lang. I believe, marami pang lame dito. Panahon pa nila eh. Wala pang polio vaccine. Eh. Pero ito, hindi parang hindi ng polio to eh. Wala lang lakas yung ano niya, tumutubo yung kanyang ano, lumaki yung
may paa siya, kaso walang lakas, di ba, last week. Okay, so ayan, so ang ganyan, ang gagawin niya ngayon is mag-preach na siya. So kung nalalim sa Acts chapter 2, ilan yung naligtas doon? 5,000 ba? 3,000. So dito ata yung 5,000. Tama, dito yun. Eh? Dito yun, alam ko yun. Tama. Okay, 5,000 to. So aabot yun sa chapter 4. But anyway, hindi tayo sa focus natin muna. So nakita nyo na yung ano, yung setting. Siyempre, nagpagaling. Gumaling naman. Siyempre, miraculous from birth. So, ginamit ngayon ni Peter, parang last chapter 2, di ba? May miracle din sila, di ba? Nag-speak in tongues sila. Ginamit niya yung opportunity to teach and to preach. So, ganun din tayo. Ganun din siya ngayon dito sa chapter 3. Nagpagaling siya, hindi siya nagpatayo ng ospital. Okay? Eh, di ba yun? Kung pera-pera lang, eh, wala nang yayaman siguro sa mga apostol. May kapangyarihan ka magpagaling. Actually, last thing na tackle lang natin. So, ngayon, yun nga, opportunity to preach. And so, we preach. So, doon tayo mag-focus today. Sabi dito, and when Peter saw it, he answered unto the people, ye men of Israel, why marvel yet this? So, alam nyo, si mga lingkod ng Diyos mention, may ano to eh, talagang may eloquence din ng konti eh. Diba? So, napansin nyo ba kahit ako pag Sunday morning, so, lagi yan, may introduction, pinaplano kung paano mag-isimula. Okay? So, madalas, by a question, illustration, diba? Or definition ng salita. So, si Peter, ganun din. So, tanong niya agad yan, why marvel at this? Para naman hindi niya alam na, diba? So, kasi nga, kahit marvelous, wonderful yung nangyari nung time na yon, meron ngayon siyang ipapasok na aral para sa kanila. Okay? Which is more marvelous and more wonderful. Dun mismo sa, ay, hindi siya nakakalakas, tapos nakalakas siya. Ang galing nun. Ang galing naman talaga nun. Pero ipipreach niya ngayon, mas magaling. Mas maganda. Okay? So that's how we catch their attention. Kaya sabi niya dito, why look ye so earnestly unto us? Ba't kayo, kung makatingin kayo, para lalamunin niyo kami. Kasi nga, naggawa kang miracle eh. Anong tingin kaya nito sa mga... Diba? So, sinasabi niya ngayon, isi-shift niya yung focus. Amen? Amen? Ang focus ngayon, nasa kanilang galing nito si Pedro. Sino ba ito si Pedro to? Kaya sabi niya, huwag kayo sa amin tumingin na parang napaka-banal namin at napaka-pangyarihan namin. Tapos, nagawa namin. Hindi kami gumawa niyan, okay? So, nagkwento na ngayon siya. Opportunity to preach and to teach. So, inumpisahan niya sa, dapat niya umpisahan. So, alam na natin, natapos na tayo Genesis, di ba? Exodus na tayo, Leviticus na nga. Pero, pasin nyo ba sa Genesis pa lang, maraming kwento dun eh. Adam and Eve, creation, Tower of Babel. So, inumpisahan niya kay Abraham, kasi yung napansin nyo, nung kay Abraham na nag-start na rin ang Panginoon, after ng Noah's Flood, di ba? Doon na talaga na-reveal ito kasi si Abraham ay the man of faith. Diba? A friend of God. Kaya dito siya nag-umpisa dahil lahat ngayon ang may kinalaman sa Panginoon ay nalaman natin from Abraham na. Dahil siya talagang kinakausap ng Diyos. Kung maalala niyo, si Noah, naggawa lang naman siyang ark. May natutunan din tayo doon. Pero kay Abraham, talagang direct ang nakikipag-usap na sa kanya. Diba? Nakikipag-usap nga rin mismo si Abraham kay sa Panginoon. Diba? At maano yun, may pangako pa, may covenant din. So binalik tayo doon. So doon tayo nag-umpisa. The God of Abraham and Isaac and Jacob, the God of our fathers, which glorified His Son, Jesus, whom He delivered up and denied Him in the presence of Pilate when He was determined to let Him go. So, fast forward agad. Itong si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus ay parang chapter 2 din. Diba, ganun din. Pinatay niyo siya. Ganun kasimple. Okay? Pero sabi niyo dito, nung siya ipapatayin, actually, hindi niya kailangan mamatay. Parang ganun din, chapter 2. Sabi niyo dito, gusto na nga siyang pakawalan ni Pilato eh.
Ginadaan natin sa Matthew. So, nang sabihin, so, ang sama nyo, para sa aming ganun. Ibang-iba kayo. Hindi kayo basta-basta, intindi nyo. Ang sama nyo. Papakawalan na, gusto nyo pa rin patayin. Kaya sinasabi dito kasi delivered lang eh. Pero sa, ang ibig sabihin talaga, deliver talaga, nilagay siya doon. Pinapatay nyo siya. Ang sabihin nun. Ngayon sabi dito, ang ginawa nyo actually, sabi niya, but ye denied the Holy One and the just and the and desired a murderer to be granted unto you. Sino yung murderer? Sino yun? Si Barnabas, di ba? Hindi Barnabas, ha? Barnabas. Texas. Sino yung Texas? Hestas. Hestas pala. Sino yung Hestas? Yung isa ata yun. Anyway, magnanakaw, sinong papalayuan ko? Si Jesus o yung magnanakaw? Si Barnabas. So, kung naalala niyo kwento, nangyari doon? Sinong pinalaya? Si Barnabas. Diba? Masamang tao, ito yung mabuting tao, ito yung masamang tao, Barnabas, Jesus yung maayos, wala siyang kasalanan, ito makasalanan, convicted niya eh. Murderer and thief. Diba? So bakit? Posible ba yun na mas kakapihan mo yung masama? Sino yung kukabisa sa masama? Ito matinong tao, ito masamang tao, kakampihan ko, gusto ko doon sa masama. Meron bang ganun? Eh na nga sinasabi. Masama din. Yan, okay. Especially pag may motivation yan ng either political or something. Diba? Totoo yan, makikita niya yan na bakit papaburan to? Isang bagay lang yan. Galit sila dito sa matino. Bakit sila magalit sa matino? Hindi sila matino. Either yung iba dito, sasabihin ka rin mamaya ni Peter, you did it ignorantly. Still, wicked sila. Bakit mo gugustuhin yung murderer sa matino? Diba? Na-insight sila ng mga Hudyo. Still, party pa rin sila, no? Kaya sinasabi dito, mayroon siyang responsibility. Hindi sila libre dito. Guilty sila. Yan lang sinasabi ni Peter. Okay, but he denied the Holy One and the just Jesus and desired the murder to grant unto you. And killed the Prince of Life. Sino ngayon yun? Jesus pa rin. Dininay siya ng ano, hindi siya pinalaya, tapos pinatay. At ang description ni Peter is Prince of Life. Bakit Prince of Life? Ano ba yung Prince? Ang prince po lagi sa Bible is ruler yan. Yan ay pinuno, mga leader yan. Okay? Pag sabi niyo yung Prince of Life, hindi lang siya basta prince, hindi siya Prince of Jerusalem, di ba? At time na yon, hindi siya Prince of Jerusalem, hindi siya Prince of the Earth, pero isa Prince of Life. So kaya nga naman, siya ay nabuhay magmuli, di ba? At ang pinipreach niya, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Eh, ano yung makakamtan mo pag tumanggap ka sa Panginoong Yesus? Nanampalataya ka? Eternal life. Yun ang dala-dala niya. Sabi niya sa John 3, di ba? Ano ba yun? 17 ba yun o 18? And this, pag ito yung itong water na to, John 4 pala, sorry. Pag ito ay yung kinuha, ininom, ito ay mag-overflow sa'yo, di ba? Will flow. Unto everlasting life. Ganda yung basa dun. Try natin. Sabi dyan, whosoever drinketh of this water, so verse 13, shall thirst again. Pero, but whosoever drinketh of the water that I will shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Nabanggit natin ito sa ibang ano natin, preaching. At yung river of life, fountain of life, paulit-ulit sa Old Testament, sa Revelation, may makikita tayo itong river of life na naman. Okay, so siya ang Prince of Life. Yan sa kanya nang gagaling yan.
tinanggap mo siya, yung hindi na nawawala yan, ibibigay mo na naman yan sa iba. Diba? Mas maliligtas din sila, tapos ibigay din nila yung sa iba. Kung sila yung sorbina. Okay, so siya yun. Pero sabi dito, whom God that raised from the dead, sinong bumangon na Panginoon? Sino nagbangon sa kanya? Okay, sabi sa Romans 10:10, diba? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead. Ang Diyos ang nagbuhay sa kanya. Pero sabi niya, atakin natin niya, di ba? Sabi niya, destroy this temple and I shall raise it up. So, sino yun? Siya. Siyang nagbuhay sa sarili niya. So, sino? Diyos ba si Jesus? Yes. Yeah. So, Diyos siya. Siya nagbangon sa sarili niya. At sabi doon, ang Diyos ang nagbangon sa sarili niya. So, yun, isa lang yun. Sabi dito, actually, alam nyo yun, mga tao. So, siguro ito yung nangyari doon. Siyempre, alam mga tao, pag natulog na, kumain na, nakalimutan na yung nangyari, di ba? Kaya ngayon, may preacher. Dahil yung event na yun sa history ng tao, ay hindi dapat natin makalimutan dahil yun ay very focal sa buhay natin at sa afterlife. Okay, na si Kristo ay namatay para sa iyo, yung mga kasalanan, manampalataya ka sa akin, kayo maliligtas. Okay, so dito pinipris ni Peter yun. Kaya ngayon sabi dito, and his name through faith in his name. O itulit, di ba? And his name through faith in his name had made this man strong. So sino may pananampalataya dyan? Sino ba yung lumakas? Yung dating walang lakas, di ba? Yung pilay, or lame, or ano man yan. Nanampalataya sa Panginoon, nagkaroon siya ngayon ng lakas. Whom ye see and know, ye, the faith which is by him, hath given him, yung taong to, this perfect soundness in the presence of you all. So sinasabi, dinideclare niya kung paano siya gumaling kasi ito yung kagustuhan ng Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. So nakita niyo kanina shift, di ba? Nakatingin sila sa kanila, pinapita rin dyan, tapos hindi kami gumawa dito. Ang Panginoon ang nagpagaling dyan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Sabi ito, now brethren, I wot that through ignorance he did it as did also your ruler. So medyo binigyan sila ng ano, ng palo, ang tawag dyan. Kasi nga naman ang tao, yung mga may pag-asa pang maligtas, ha? Karamihan ng tao may pag-asa pa naman maligtas. Bakit nagkakasala? At in this point, talagang pinatay pa nila yung Panginoon. So sabi dito, kasi sila ay, sabi ng Panginoon, diba, forgive them for they know not what they do. Diba? Naalala nyo? Yung first saying, the cross. Sinabi rin ni ano yun? Stephen. Okay? Kaya sabi dyan, anong sabihin nun? Kasi may pag-asa. Kasi ang isang ignorante, anong gamot sa pagiging ignorante? Sa mga walang alam, anong gamot dyan? Ha? Kaalaman, turuan mo ngayon. Kaya itong part na to, kaya may preacher, para yung mga tao, hindi yung na, pag namatay sila, laglag sa impyerno. Wala, dire-direcho. Kasi wala nag-warning, wala nagsabi, wala nagturo. Ang ginagawa ni Peter ngayon, kayo ay dapat hindi mag-ignorante na lang. At pagkamatay nyo, impyerno kayo. Kasi sabi niya dito, but those things which God before had showed by the mouth of all His prophets, sa Tagalog, itong mga bagay nito, alam niyo ba sinabi na yun ng mga propeta? Di ba, Isaiah 53? Sayin natin. Isaiah, Psalms 2, Psalms 22. Pero paborito kasi natin yung Isaiah 53 kasi yung mga Hudyo, pinagbawal daw sa kanila to. Alam niyo ba yun? Mga may Hudyo na ikinig sa atin. The Forbidden Chapter. Okay? Ang title dito, A Man of Sorrow. Basahin ko po sa inyo, ha? Who had believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form or comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. So mayroon daw isang tao na marireveal sa kakayanan ng Panginoon. Pag sinabi arm, lakas yan eh. So siya ang magpapatubo dito, di ba? Pero itong taong daw to ay walang ano, hindi man lang, hindi lang pogi, arang ganun.
yung pag nakita, uy, mukha kang anghel ah. Eh, para si Stephen, mukha daw anghel Stephen eh. Ewan ko lang Stephen natin. Pero sabi dito, naku, wala man lang siyang ano, gugustuhin kasi pogi, hindi daw siya ganun. Okay? Sabi daw, he is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And he hid, and we hid as it were our faces from him. Ano sabihin nun? Kumbaga, ayaw natin tingnan. Ganun siya ka-despise. Ganun yung nangyari sa kanya. Di ba? Kaya nga gusto siyang patayin eh. Gusto nung, ayaw ko makita to, patayin na nga natin. Si Jesus yun. So, sabi nito, and where is, and he was despised and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Pero itong taong daw to ay yung ating mga paghihirap, paghihibigati, siya daw yung nagdala nun. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So yun daw ang dadanasin ng lingkod ng Diyos na ito, na nung panahon nila napaka-mysterious, kaya nga nire-reveal ngayon ni Peter si Jesus yun. Okay? So sa ating ngayon, kung hindi nyo pa naintindihan niya si Jesus yun, na sinabi na, ang tagal na na siya ay masasaktan, siya ay sasaktan at papatayin para sa atin. Tuloy ko na lang hanggang 5. Sabi dito, but he was wounded for our transgression. Kaya siya ay sinugatan dahil ta sa ating mga kasalanan. He was bruised for our iniquities. Ganun din, sinasadaktan siya, sinugatan siya dahil sa ating kasalanan. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Okay? Habang picture nun, nung sinasaktan siya doon, tayo naman ay nai-heal. So, perfect dito, di ba? Nagkataon lang. So, marami pa ako sa ling, Old Testament prophecy pa sa Panginoon. Pero, interesting dito, na-heal yung may sakit. Dahil sa Panginoong Jesus, okay? Kasi sabi ito, sinabi na ng mga propeta yan na si Kristo, that Christ should suffer, he had so fulfilled. Natupad yun sa Panginoong Jesus. Okay, may question ba? May tinatanong kanina. Wala na. Kasi sabi ito, repent therefore, anong kailangan natin gawin? O sige, namatay na siya para sa atin, pinatasaan siya, anong kailangan gawin? Okay, sabi ito, repent therefore, and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So medyo maalalim ito, no? So what's say natin? Pero basahin natin hanggang 21. Okay? Kasi magkakaano ito eh. Para baka magkamali kasi tayo ng tindi. Okay? So basahin natin hanggang 21. Sa 20, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So inulit yung prophecy sa Panginoon, di ba? Sinabi na yan eh, na mangyayari. So ulitin natin ha. So ano nangyayari? Si Kristo namatay para sa kasalanan mo, pinahirapan siya para sa iyong kapatawaran at sa kagalingan. Ngayon, anong kailangan natin gawin yung mga tao? Sabi ko, repent ye therefore. Ano ibig sabihin na repent? So, kanina lang, pinapakinggan ko isang preacher na magaling din sa ano. Kaso, nagkamali siya dito. Parang tama na nga eh. Tama na siya kasi alam niya na ang repentance, hindi lang repent of your sins. Ang repentance sa tama, sa kaligtasan ng kaluluwa, ay nilagay pa natin dito. Naalala nyo? Ano yung tamang repentance? Kailangan mo mag-repent para maligtas? Okay, tanya na. Nakalimutan nyo na. Ano? So, mayroong tamang repentance, may maling repentance. So, syempre, kailangan yung tamang repentance. Okay? Ano yung tamang repentance? Hindi ka dati naniniwala, ngayon mananampalataya ka sa Panginoon. Yun ang tamang repentance. From unbelief to belief. From sin to Jesus Christ. Towards God. Okay? So, ano yung kasalanan nating matindi na yun nga yung kapapakanan? Unbelief. Yun yun. So, pananampalataya ka, pinis yun, tinanggap mo yung regalo na yun, naging anak ka ng Diyos, ligtas ka ngayon. Okay? So, ano yung maling repentance? Yung repent of all your sins. Maganda rin yung pero hindi ni-require yung sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay?
Balot ulit tayo dyan. Okay lang yan. Kasi nga iba nag-mess up na dyan. Okay, kasi sabi nyo, mag-repent ka, tama yun. Okay, pero ang tamang repentance is, yun nga, from unbelief to belief. Dati kang di nananampalataya, nananampalataya ka ngayon, yun ang tamang repentance. Okay? Turning. Pag sinabi pong repent is to turn. So, madalas ang context yan is a change of mind. Ito yung position mo dati. Nag-repent ka dito, ano na ngayon? Pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, yun nga, wala kang magagawa sa para maligtas ka, nanampalataya ka lang sa Panginoon dahil siya pala yung tagapagligtas. At yun ang gusto niyang gawin mo. Ibigay mo sa kanya yung tiwala kung tiwala ka sa kanya. Yun ang tamang repentance. Ibig sabihin, pag nag-repentance ka, nire-repent ka nag-repent sa iba, punta minong pinag ang change mo yung unbelief mo. Kasi, pag una, pag ignorante ka dito sa mga bagay na to, hindi ka na talaga niniwala, di ba? Pero pag finish siya yung ngayon yun, specific yung, alam niyo, salvation, di ba? Gospel, mabuting balita, magpapunta ka sa impyerno dahil wala kang magagawa nga, makasalanan ka eh. In a way, siguro alam mo yung makasalanan ka, pero hindi mo alam kung ano gagawin mo doon. Ibig sabihin, sa belief lang yung repentance. Ha? Sa belief yung repentance. Yung tamang repentance. Okay? Panoodin mo ulit yung ano natin, ha? May tamang repentance sa kaligtasan ng context natin, ha? May mali. Okay? Ngayon, pag hindi na kaligtasan ng context natin, pwede ito, repent of fallacy, okay yan. Kaso nga, hindi mo una, hindi mo kaya. Pero maganda rin yan kasi everyday mo gawin yan. Tama yun. Okay? Okay, dito nagkamali yung pinakinggan ko kanina. Nadala siya eh. Okay? Kasi ang definition ng iba ng repent, basta repent, dinuduksawa na nila lang all your sins. Repent of all your sins. Kaya ka nagre-repent kasi may kasalanan ka. Hindi totoo yun sa Bible. Sa Bible, ang Panginoon ay nagre-repent. Okay, wala naman siya kasalanan. Okay, so ang ibig sabihin ng na-repent is to turn. Okay? So, naitindihan nyo yan? Inulit lang natin kasi nakakalimutan na ata eh. Okay? Kaya ibig sabihin ng repent dito, para maligtas ka, ito yung paniniwala mong mali, iwanan mo yan, pupunta ka sa tamang paniniwala. So, mangyayari yan pag na-preach yung gospel. Ganito yung ginagawa ngayon ni Peter. Napansin nyo kanina? Natapos na natin yung siyempre, si Jesus Christ, hindi na sila iniwala. Pinatay nga nila eh. Tao lang yan, patay natin, mawawala rin yan. Eh, kaso nabuhay magmuli. So, kung nabuhay siya magmuli ngayon, siya ay Diyos. Nasabi ni Peter, dapat mag-repent na kayo. Huwag niyong isipin sarili niyo, tao lang siya, another prophet lang. Hindi nga lang siya another prophet eh. Siya ay anak ng Diyos. Okay, dapat manampalataya sa kanya. So, yun. And be converted. Ano siya yung converted? Ito yung iba, may ina-attach na ano dito. Tama rin na minsan, pag sinabing convert yung iba ay, sabihin, dati kang Catholic, naging Baptist ka. Tama rin naman. Pero hindi na nagligtas sa'yo. Okay? Pwedeng term mo yun na converted kasi dati siyang ganito, naging ganito siya. Diba? Tama rin. Pero sa context ng kaligtasan, ano na convert? Alam niyo yung bata daw? Diba? Unless you are converted and like as this little child, sabi doon, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos or langit. Okay, so ganun din yun, hindi ka maliligtas. So mako-convert ka rin sa isang parang bata, ano yung property ng bata na maganda? Yun nga, yung ganun din, kanina, repentance na manampalataya sa Panginoon, buo pa rin ang palataya ng bata, ganun yan eh. Kahit yung si Shana, pag tinapon mo yan, hindi ka matakot kasi nakita niya, sinalo mo siya ng unang beses, pag ginanong ulit siya, tatawa-tawa pa yun. Sasaluin naman ako ni tatay eh. Di ba? Doon yung tiwala niya sa Diyos. Ah, sa akin pala. Doon sa frustration ko, di ba? Pero sa Panginoon, ganun ang dapat naligtas ka, be converted as a little child, yung inyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? And sabi niya, that your sins may be blotted out. So, gospel to. Pag ikaw nanampalataya sa Panginoon, yung tamang repentance, tamang conversion, yung kasalanan mo yan, para yung mawawala, no? May justify ka. Para hindi ka nagkasala sa harapan ng Diyos. At ano mangyayari doon? Sabi dyan, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So ano ngayon yan? Kaya binasa natin yung 20 and 21, para hindi tayo magka, ano yung refreshing? Tinuko yan sa ibang passages na at the regeneration. Saan yan? Sabi nito, He shall send you Jesus Christ,
which before was preached unto you. So alam natin, si Jesus, preached na sa kanila. Actually, nakita nga lang na buhay, pinatay nila. Kasi sabi dito, ito ay isusugo ulit si Jesus Christ. Kaya siya lang po babalik dito. Yun yung second coming. At ang pagdating niya dito, ano nang gagawin niya? He shall set up his kingdom here. Okay? So, pero rapture muna and then millennium. Okay, kaya sabi dito, whom the heaven must receive until the times of restitution. So, dalawa na yung binigay dito nga parang word term for the millennium. Dahil pag ang Panginoon na yung naghari na, ito, sinunog na ito eh. Okay, at least yung surface. So, pangit na nito. So, gagawin dyan, naayusin yan. So, sabi sa isang passage, regeneration dito, refreshing, and then restitution of all things. Malala nyo sa Old Testament, Leviticus, di ba, Exodus, ano yung restitution? So, parang rewarding din yun. Itong ginawa mo, ha? O, itong bibigyan ko sa reward. Ah, may masama ang ginawa, ha? Bibigyan kita ng masama, di ba? So, ganun mangyayari sa atin. So, yung mga nagtapat sa Diyos sa millennium, tayo ay ano? Mga rulers. Ganun ang reward sa Diyos. Okay? Linaw? So, yung ano yung millennium yan, kahit sa Old Testament, tinuturo na yan. Okay. So, next tayo. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you. Nalaan niya sa Deuteronomy. Sign nga natin yung parang hindi ko naman makita. Nali ah. Sa Deuteronomy. Alam niyo ba yun? Sa last ata yun eh. So meron daw isang prophet. Ano yung prophet? Ano yung prophet? Servant lang. Pero ano special sa prophet? Ba't sinabing prophet? Messenger. Very good. Tsaka preacher. Nagtuturo. Tama yan. So may pinapasabi sa kanya ang Diyos. Okay? Yung maganda sa Bible ko, walang reference eh. Sige. Okay. Hanapin ko. Ano? Deuteronomy. Alimutan ko eh. Sabi dyan, the Lord thy God shall raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren. Okay, hindi niyo ba yun? Kapatid nyo rin yan, Hudyo rin yan. Okay, Israel actually. Like unto me, unto him ye shall hearken. So, wala pa kasi tayo dito eh, pero madalas na ano natin ito, di ba, nai-preach natin. So kasi itong mga to, si Moses nakikita na eh, actually yung mangyayari doon, yung United Kingdom, Divided Kingdom, yung ano sinabi nila yung sa Deuteronomy. Okay? So ngayon, sinabi niya rin dito, anong mangyayari? So, anong mangyayari? Eh, hindi kayo makikinig, tapos napahama kayo. Diba? Pero, itong papangako sa inyo, mayroong isang darating, itong propeta nga na ito, na pag yun naman ay dumating, doon kayo makikinig. Pero ang nakita natin sa history, hindi lahat nakinig. Tama ba? So, pero mayroong nakinig. Sino yung mga nakinig ngayon? Mga disipulo. So, lahat ba ng Israel nakinig? Halos lahat nga, hindi. Kaya dito, nag-preach siya kahit sa atin. No? Ang Panginoon, pinangako niya yung kaligtasan, hindi yan sa lahat. Okay? Sana sa lahat, gusto niya sa lahat, kaso may kondisyon. Pag pinitch mo na yung gospel, hindi lahat mananampalataya. Sino ngayon yung maliligtas? Eh, di mananampalataya. Eh, sabi dyan, no? Yan, ano ako, sinubuhan ko. Dito pa lang tayo, eh. The Lord God raise you up unto you of your brethren like unto me. Him ye shall hear in all things whatsoever he shall say unto you. So, quote yan kanina, di ba? Sa 18, ang Deuteronomy. So, sabi dito, and it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. So yung mga makikinig, okay. Pero yung mga hindi makikinig, tapos. Destroyed. Okay? So nakita niyo yung parallel sa gospel, ganun din. Pag di ka na nang palatay sa Panginoong Jesus, impyerno ka.
Hindi ka lang basta mawaalis sa bansa mo. Hindi lang ganun. Okay, sabi dito, yea and all the prophets from Samuel and those that follow after. So, sino si Samuel? Ito na yung huling judge, di ba, sa start ng Kings. Unang king, si Saul. Okay, so kanina, namanggit si Moses. So, sunod-sunod yan eh. So, sinabi ni Moses, sinabi na naman ng mga propeta. Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our father, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth shall be blessed. Ang ganda ko dito, hindi lang sa Galatians, kasi ito yung kausap ko lang kali, Amerikanong pastor ata yun, ewan. Sinasabi niya, hindi, sa Israel ang pangako, oo nga, sino ang Israel? Sila ang seed, buti nasabi mo yan. Di, pinakita ko yung Galatians 3, verse 17 ba yun? Basta yung huling verses sa Galatians 3. Basahin na rin natin. Kasi, sinasabi dito eh. Ano sinasabi ng seed? Buksan niyo sa Genesis 12. Ubuksan ko sa Galatians. Bilis. Bible mo maganda. Nasaan na? Ginagamit yan. Hindi na tinatago. Tumawag kay Daddy. Hanapin niyo yung kay Genesis, kay Abraham. Kita niyo? Hanapin niyo. Pangako kay Abraham, Genesis 11, 12 yun, 12. Ano? 1, 2, 3. Okay, very good. Sige, basahin mo. Basahin mo yung, sige, lakasan mo, 2 and 3, ready, go. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and I will make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless thee, them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Okay, so napansin nyo dito, hindi na binigyan yung iba, di ba? Ano lang inaiwan sa New Testament na patungkol kay Abraham sa patungkol sa ibang tao? Ha? Ayan, yung huli na lang, di ba? Kasi yung iba dyan ay personal promise kay Abraham, sa kanya lang. At actually, medyo pinasaya kay Isaac. Okay? Pero hindi na kay Jacob. Okay, napansin nyo ba yun? Kasi, pwede naman kasi ito kasi, ang nangyari dito, yung pangako ng Diyos, sumusunod dyan sa mga, katulad ni Abraham, sabi sa Galatians, na nananampalataya din, katulad ni Abraham. Okay? So, ang problema sa iba, sasabihin, itong Genesis 12, unconditional promise to Israel daw. Manabo yun. Kasi again, ito na, basahin mo sa Galatians. Sino ang binili ng Diyos? Sino ang seed of Abraham? Sabi dito sa 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus, and if ye be Christ, kung nasa Panginoon ka, then are ye Abraham's seed. Okay? And heirs according to the promise. Pero may gusto kong sabihin dito. Sino yung seed? Yan, sa 16, now to Abraham and his seed, where the promise is made. Ini-interpret na ngayon ni Paul ito sa Galatians kasi medyo nagkakamali yung Galatians eh. Mga respecter of person pa rin sila. Tsaka naiiniwala sa mga Hudyo tsaka sa works. Kaya sabi dito, yung seed na yon, he saith not unto seed or as of many, but as of one, and to thy seed. Okay, hindi naman nagkakamali yan. Hindi. Sa mga skriba, iba yung sa kanya yung seed, sa kanya yung seed. Ako nag-Greek ako yun, hirap na hirap ako eh. Kasi minamatch-match nila pati may, pati yung verb, but sa atin verb tsaka noun lang, di ba? Sila pati minsan article. May plural tsaka singular. Lalo na to, nawala yung S, hindi yung nagkamali lang. Lalo na sinabi pa dito sa New Testament na ninote niya na hindi seeds yun, sabi doon seed.
Balikan mo yun, binalikan ko yan eh. Talagang seed niya lang. So, yung sabihin mo, mga anak ba yun? Hindi. Sabi nito, ang seed pala niya si Kristo. Okay? Kaya ngayon, sasabihin sa 29, if you be Christ, then ye are Abraham's seed. Okay? Isa na naman. So, ikaw pala ngayon yung anak ng pangako. Okay? At ang pangako niya, yung kanina binasa natin, di ba? Ikaw ipoprotektahan, di ba? Okay, may giving blessing. But especially, sabi dito, is according to the promise. So, anong pangako kay Abraham? Siya ipagpapalain. Anong pagpapala yun? Babalik tayo ngayon sa Acts 3. At sabi dito, ulitin ko po, sa 25, ye are the children of the prophets and of the covenant which God made their fathers. Anak-anak lang ba ito sinasabi? Binasa natin, hindi. Yan ay sa pananampalataya. Magnanampalataya, katulad nung pananampalataya ng mga ligtas in the Old Testament, sa prophets, sa Abraham especially, at pinasa niya sa mga anak niyang nanampalataya. Again, hindi lahat. Pero ngayon, sinasabi dito, kayo anak nga, pero sabi dito, and in thy seed shall all the kingdoms of the earth be blessed. Ibig sabihin pa lang ngayon nun, yung gospel na yun. Diba? Nasundan nyo ba? Kasi hindi yan anak na anak lang ng ano eh. Kahit na sa kanila na sa Old Testament pa lang. Hindi, mga people of God, ano yan? Anak lahat ni Abraham yan. Sigurado ka? Na, hindi, sabi dun eh. Yung quiz natin, diba? Pag meron sa kanilang gustong sumama sa inyo, kung magpapatuli sila, sasamba sila sa tamang Diyos, isama nyo siya, mananahan siya dyan, at ang batas na sa inyo, batas din sa kanya. Eh, pag nanganak na yun, no, kunwari, si daddy, kunwari, hindi siya Hudyo, tayo Hudyo, kunwari. Eh, gusto ko dyan din ako, sige, dyan. So, pag nag-anak siya, ano, anak niya, no, apo niya, kasama na natin yun, so hindi na natin, after 10 years, after, sorry, may 10 years, 10 generations, alam mo po ba yung galing sa, ano, galing sa original na Israelite, tsaka hindi, alam mo ba yun? Malalaman mo pa ba? Hindi na, kasi nagkahalo-halo na yan eh. Nag-aasa-asawa yan eh. Eh, saan sa mapupuntang tribe? Kung saan siya sumaba? Sumali, di ba? Alala niyo yun? Hindi siya naniraan sa Judah, Judah siya. Kahit hindi pa siya anak ni Judah. Amen? Importante yan. Ako, pinagkakaguloan niya kahit mga pastor ko, hindi alam. Kaso may ewan, ito sasabihin pa ako. Bata ako pa, mag-aaral na ka ng Bible. Nakakasar lang. Anyway, yan, okay? And in thy seed shall all the kingdoms of the earth be blessed. Kaya binigyan ko ng Yan, unto you, first God, having raised up His Son, Jesus, sent Him to bless you in turning away every one of you from His iniquities. Ay, sabihin ngayon, maligtas kayo! Kaya siya nag-i-preach ngayon at pinipreach ng mga propeta. Ngayon nag-i-preach tayo para sila ay ma-bless, hindi yumaman. Ang context ng maligtas. Okay, kaya sinasabi doon yun. Yung pangako ni Abraham, ayun pala yun. Kala ko maya, pagyaya, hindi nga yun. So, in-interpret yun sa dito sa Acts 10, maraming bang place. Na yung blessing kay Abraham ay blessing ng kaligtasan, yung pinangako sa lahat ng mananampalataya. Amen? Amen. So, tapos na tayo. So, may question ba? Oh, question. Ibig sabihin, di ba pag depend ibig sabihin yung ligtas parang anak ni Abraham. Yes. Kaya may kanta tayo, di ba, sa Sunday school. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. Dati hindi ko maintindihan yun kasi nga bago pa ako, bakit nasama si Abraham dito, kala ko sa Diyos lang. Pero nakita ko sa Galatians, ang linaw pala. Katulad ng si Abraham, may nanampalataya, pag nanampalataya ka, ikaw ay co-heirs with Christ. Ikaw ay anak ni Abraham, anak ka ng Diyos. Okay, bakit anak? Physically ba? Hindi. Kagaya mo, nanampalataya si Abraham sa Panginoong, tunay na Panginoon ng Diyos. Mahigyan na ka ng Diyos. Amen? So, yun yun. Maligtasan to. Bakit naman kaligtasan ni Christian? Yun ang pinapuntante. Diba? Kaya, lagpas na nga tayo dito. Kasi nabasa ko na rin kanina, diba? Ito, hanggang 4, ha? Kasi sabi ito, parang mali yung putol ng chapter, eh. Dapat kasama pa ito. And as they speak unto the people, the priest and the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Parang pamilya, parang dati rin, di ba? Sa chapter 2. Anyway,
being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Napansin niyo ba yung preach ba yung resurrection from the dead dito? Tanong ko sa inyo. Minabasa ba kayo? Meron, di ba itong kanina sa yung restitution tsaka yung restitution and refreshing, okay? So yun yun, okay? So pero dito wala sinabing resurrection, pero sinabi sa chapter 4, resurrection yung finish nyo. Nakita nyo yan? So ganyan po mag-aral ang Bible, titingnan nyo yung mga paralel. Kaya sabi dito, bakit sila nagagalit ngayon? Kasi sinabi dun eh, yung restitution, pag sinabi yung restitution, nasabi ko kanina, pag masama yung ginawa mo, masama yung reward mo. Pag mabuti yung ginawa mo, mabuti yung reward mo. Eh, naintindihan nyo, hindi sila ligtas eh. So, parang nakikita na nila, ano sinasabi mo? Yung sabi pero na kami, gano'n na nga. Pero, ang di nila nakita, may pagpapatawad dun eh. Tinatawag sila sa repentance nga, na tamang repentance eh. Hindi nila nakuha yun. Pero sila, kaya sila yung nagalit, sabi dito, and they lay hands on them and put them in hold unto the next day for it was now eventide. Diba? Hinuli sila ngayon. Pero sabi dito, maganda dito. Tama yun. Pwedeng sinaktan at pwedeng talagang mag-lay hands kasi ganun lang naman yun eh. Hinawakan sila. Or ano, pero pwede ding sinaktan. Okay? Or hinawakan. Or ang tawag sa English yan. Basta hinuli, kinapture. Ito yung maganda dito. How be it, many of them which heard the word believed. So ngayon, kaya nga sabi, may mga tanong eh. Bakit ka nagbubukas ng Diyos? Masama yan. Kasi bawal yan, di ba? Hindi naman actually. Kaya salamat dito, mababa yung case. Kaya hindi natin iusgan yung iba. Pero still, ba't mo niririsk yan? Eh kung may maligtas, it is worth it. Amen? Amen. Ano yung sinagalog yun? Worth it. Amen? So ito si Miss nga minsan nagsasabi sa akin, baka hulihin ka dyan. Ako, naggaling na ako dun. Alam mo bang madalas ako sa kulungan dati? Hindi ako sa loob ha. Pero nakita ko dun, hindi maganda. Gusto ka ka sa baho. Pero, hindi ko gusto yun. Lalo hindi ko gusto kong pakamalti. Pero kailangan natin may maliligtas. Amen? Amen. Ay, pananay, huwag mo ipokus yung mga tao kasi baka makita dito. Tama na naman kasi iniisip na ako eh. Pero, still, minsan i-release natin yun. Amen? I-release natin yun. Kasi kung marami man, mahuli man tayo, marami naman na lang pala tayo, marami na ligtas. Sa case nila, 5,000. Yung mga lalaki pa lang yun, obviously. Marami pa yun. Amen? So, tapusin na natin dun. So, anong pinaka-message natin? Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung opportunities ginagamit nila, nakatulong sila, pero ginamit nila sa preaching kasi mas importante na maligtas yung tao kaysa sila yung makalakad or something. Di ba? Kasi iba dyan, di natin, ba't yung iba, din ligtas nila lahat or sorry, pagalingan nila lahat. Hindi nila ginawa yun eh. Kasi importante lang minsan na makuha nila attention ng tao, tapos i-preach nila yung mas importanteng bagay na dapat nila maintindihan, maintindihan. Yung kaligtasan. Amen? Sige po, tanong. Parang ano eh, yung miracle, parang sinasabi ito, tinuturo niyo sa mga tao na yung ano kampanya rin yun. Yes, exactly. At kasi nga, wala namang ibang magmi-miracle, sabi nga nung isang tao rin dito, di ba? Wala makagawa ng ginagawa mo, hindi ikaw lang. Kaya minsan sa mga preacher, pagalingan din siguro. Kaya wala ibang nakalam na ako lang. Hindi naman kailangan yun sa panahon natin kasi dito na yung Bible eh. Sa kanila yun. Pero, yeah, kung may magawa kami kala na ako, di sige. Basta walang dayaan, di ba? Pero, I believe, di na ganun sa atin ngayon. Okay? So, ano pa? So, tama yun. Ginamit ng Diyos yun, ginamit ng mga sa panahon nila, parang iba'y manampalataya.
Pero hindi binalak ng Diyos na lagi mong gagawin yun. Hindi na miracle yung automatic. Okay, masakit ka? Oh, ang galing mo. Naniwala na ako. Tingnan mo ulit to. Gagalingin natin lahat yan. Hindi ganun ang miracle nag-work. Amen? Question. Linaw nun ha. Heavy yung tinakil natin. Maintindihan lang ang iba yun. Kaya nga inaaral natin to eh. Wala kayong masasabing di natin isinisa-isa yung Bible ha. Ganun ba? Lana, spray, mga naman. Salamat sa inyong mga salita. Matotoo, kapangyarihan ni Lord na pinakita sa buhay na Peter, John, and yung mga apostles, disciples of those time, Panginoon, na napakalinaw naman na natutupad nung time nila at even sa time natin, namin, na yung pinangako na matagal na na kayo po ay magliligtas, mabalit ang paraan ng inyong kaligtasan, hindi ay makakamtan sa kung anong paraan, kundi ito'y pananampalataya sa umitan ng inyong biyaya, sa lahat po dito, sa inyong awa. At ito po yung nagko-continue, mag-grass namin ito, Lord, as all winners, Panginoon, na malakas ang loob namin dahil kahit anong term namin sa Bible, Panginoon, iisa lang ang kaligtasan, hindi ito nagbabago. Hindi katulad ng sinasabi ng iba, magkamali na, Panginoon, guide na rin kami, paano kung kamali, but sa lahat po, Lord, sa inyong biyaya, even sa aming number, Lord, na maliit pa lang, we pray na gamitin Lord kami sa place na to, Lord. At kayo pong lahat sa aming nagawa, kayo pong lahat, ingat, in Jesus' name, we pray, amen.